Ang Bohol Island sa Visayas ay pinangalanan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO bilang ang una at tanging Global Geopark sa Pilipinas. Ang anunsyo ay ginawa sa 216th UNESCO Executive Board Session na ginanap sa Paris, France noong Miyerkules 24 ng Mayo taong 2023. Ang label ng UNESCO Global Geopark, na nilikha noong 2015, ay kinikilala ang geological na pamana ng internasyonal na kahalagahan. Ang mga geopark ay nagsisilbi sa mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng konserbasyon ng kanilang makabuluhang geological na pamana sa pampublikong outreach at isang napapanatiling diskarte sa pag-unlad, sabi ng UNESCO sa website nito. Sumali ang Bohol sa 17 iba pang bagong sites sa network ng UNESCO Global Geoparks, na kasalukuyang may kabuoang 175 geoparks sa 48 bansa. Ang UNESCO Global Geoparks, na kinabibilangan ng ecological, cultural at archaeological heritage sites, ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng isang komprehensibong diskarte na sumasaklaw sa konserbasyon, edukasyon, pananaliksik, at responsableng turismo, sabi ng Bohol Island Geopark sa isang post sa Facebook. Sinabi nito na sa pamamagitan ng pagpapatibay ng konsepto ng Geopark, ang mga pampubliko at pribadong stakeholder ay hinihikayat na magtulungan upang pagyamanin ang pagsulong at pagsasanay ng konserbasyon ng geheritage, edukasyon sa geoscience, kamalayan sa kapaligiran, pangangalaga sa pamana ng kultura, at napapanatiling pag-unlad sa loob ng Geopark. Ang Geopark sa Bohol Island ay sumasaklaw sa 8,808 square kilometers ng lupa at nakapaligid na lunti ang marine protected areas, ayon sa UNESCO National Commission of the Philippines. Ang isla na lalawigan ay tahanan ng 1.4 milyong mga naninirahan na pinananatiling buhay ng higit sa 400 taon ng mayamang kasaysayan at mga kultural na tradisyon kasuwato ng mga natatanging geological na kayamanan nito. Ang geopark ay sagana sa mga karstic geosite tulad ng mga kuweba, sinkholes at cone karst, kabilang ang sikat na Chocolate Hills, na nagpapakita ng kakaiba at halos pare-parehong hugis conical limestone hills sa gitnang bahagi ng Bohol, sabi nito. Ang Dinajan Double Barrier Reef sa kahabaan ng hilagang baybayin ng Bohol ay isa lamang sa uri nito sa Pilipinas at Southeast Asia. Isang makabagong araw na pagpapakita ng makapangyarihang paggalaw sa loob ng crust ng lupa ay ang kamakailang pagtaas ng seabed na bumubuo sa nakataas na marine terrace sa Maribohok at Loon, at ang paglikha ng rupture site sa Inabanga. Ang mga katulad na puwersa sa loob ng daigdig ay nagtaas din ng pinakamatandang basement rock ng Bohol, ang Alicia Schist mula sa ilalim ng karagatan, dagdag ng UNESCO. Sinabi ng Pambansang Komisyon ng Pilipinas na ang Geopark ay hindi lamang isang testamento sa napakadinamikong kasaysayan ng daigdig na napanatili sa magkakaibang mga bato at geomorphological na katangian sa loob at paligid ng isla, ngunit ito rin ay isang pagpapakita ng lakas at matatag na pananampalataya ng mga Boholano habang niyayakap ang kawalan ng katiyakan ng mga geological hazard na dumarating sa kanila. Sa isang pahayag, sinabi ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol na nagsimula ang paglalakbay ng isla bilang isang global geopark noong 2013 nang ang isang grupo ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines School of Urban and Regional Planning ay nagsagawa ng fieldwork sa mga potensyal na geopark sa Pilipinas. Tinukoy ng grupo ng mga mananaliksik ang geological karst at limestone landform ng Bohol bilang isang prospect. Noong 2015, nakipagtulungan ang mga mananaliksik sa pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pananaliksik, pakikipagtulungan, at mga workshop na naghahanda para sa pagtatalaga ng UNESCO na ginagabayan ng Philippine National Commission for UNESCO. Ang Bohol ay naging isa sa 18 potensyal na bagong global geopark na hinirang noong 2022 para sa kahalagahan nito sa geological at kahalagahang pangagham, sabi ng lalawigan. Sa pamumuno ni Gobernador Ares Amantado, ang direksyon mula noong 2022 ay yumakap sa Global Geopark Campaign bilang isang inklusibo at multi-sectoral na plataforma na maaaring magamit ang posisyon ng Bohol bilang isang buhay na laboratorio para sa sining, kultura,
at pamana sa bansa at sa rehiyon, isa na kumakatawan sa pinakamahusay at pagmamalaki ng lugar ng Bohol. Ang hakbang na ito ay naaayon sa strategic change agenda ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ni Gobernador Aumantado na naglalayong gawing isang matalinong lalawigan ng Bohol na binuo sa pagmamalaki sa lugar, pagunlad ng mapagkukunan ng tao, pagpapanatili ng kapaligiran, at mga pagbabago tungo sa pandaigdigang kompetisyon, dagdag nito. Ang kinatawan ng unang distrito ng Bohol na si Edgar Chato, sa kanyang bahagi, ay bumati sa Bohol at kinilala ang collaborative work ng mga tanggapan at katuwang ng pamahalaang panlalawigan upang mapanatili ang geological na pamana ng isla. Bilang isang UNESCO Global Geopark, naninindagan na tayo ngayon kasama ang iba pang geopark sa mundo at kasama ang UNESCO bilang destinasyon ng turismo at bilang isang kapaligiran at lugar na protektado ng geologically, ang una at nag-iisa sa bansa noon, aniya. Sinabi niya noong siya ay gobernador ng Bohol noong 2013, nakilala niya si Dr. Mario de los Reyes ng UP School of Urban and Regional Planning na ang pananaliksik kasama si Dr. Jero Hilmer ng University of Hamburg ay pinili ang Bohol bilang posibleng kandidato para sa Global Geopark. Ipinagdiriwang namin ang tagumpay na ito nang may pasasalamat sa UNESCO at sa Global Geoparks Network na ang paggabay at suporta ay naging instrumento sa pagkilalang ito, sabi ni Chato. Sa pagtatalagang ito, ipinagmamalaki namin ang lahat ng kagandahan at kababalaghan na iniaalok ng Bohol at harapin ang hamon para sa pangangalaga nito upang maabot ng Bohol ang mas mataas na taas ng paglago at pagunlad, nagdag niya. Pinangunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nitong Miyerkules ang groundbreaking ceremony at paglagda ng Memorandum of Agreement MOA kasama ang pamahalaang panlalawigan ng Bohol, lokal na pamahalaan ng Dawis, at Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority TIEZA para sa pagtatatag ng ika-anim na TRA sa ngayon, nilabas ng Department of Tourism DOT. Sa mahabang listahan ng mga likas at gawa ng tao na yaman sa lalawigan na ginagawa itong paborito ng mga bisita sa loob at dayuhan, kinikilala ng Department of Tourism ang kontribusyon ng industriya ng turismo ng Bohol. Ito ang dahilan kung bakit sinigurado namin na magtatag ng tourist rest area dito para mapahusay ang pangkalahatang karanasan ng turista, ani Frasco. Isa sa mga pinakabinibisitang destinasyon sa Central Visayas, nag-aalok ang Bohol ng malawak na hanay ng mga tourist spot at aktibidad para sa mga mahilig sa kasaysayan, mahilig sa beach, at adrenaline junkies. Bukod dito, ang munisipalidad ng Dawis ay estratehikong matatagpuan sa pagitan ng dalawang lokasyon, ang lungsod ng Tagbilaran at ang munisipalidad ng Panglao. Ang Tagbilaran City ay tahanan ng isa sa mga pangunahing gateway ng lalawigan, ang Tagbilaran City Seaport, habang ang isla ng Panglao ay kabilang sa mga pinakaaktibong destinasyon ng turista sa Bohol, na may mahabang kahabaan ng White Sand Beach kabilang ang sikat na Alona Beach. Ang Dawis TRA ay itatayo sa kahabaan ng isang pangunahing lansangan, ang Luis T. Clarín Highway at isang napakalapit na layo mula maginhawang kinalalagyan ng tourist pit stop para mapuntahan ito ng mga turista habang papunta sila sa city tour ng Tagbilaran, o sa mga road trip papunta sa mga bayan ng Carmen, tahanan ng Chocolate Hills, at Lubok, na pinakabinibisita, para sa Lubok River Cruise. Ang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., ay upang mapabuti ang pangkalahatang karanasan sa turista, at sa tourist rest area na ito, umaasa kaming mabigyan ng aming mga turista ng walang stress at maginhawang paglalakbay. Ang pagkakaloob ng pangunahing serbisyong ito ay isang blok ng gusali sa pagtiyak na ang inyong pamahalaan ay makapagpapanatili ng isang malakas na industriya ng turismo at kaunlarang pang-ekonomiya para sa lahat ng mga komunidad na umaasa dito, sabi ni Kalihim Frasco, sa pagsasalita sa Cebuano. Noong 30 ng Setyembre, ang Bohol ay nakapagtala ng higit sa 222,000 bisita, o 24% pagtaas kumpara sa 179,000 na naitala noong 2021, at 177,000 noong 2020. Katulad ng inilunsad sa anim na iba pang destinasyon ng mga turista kabilang ang Bukidnon, Davao del Norte, Cebu, at Baguio City, ang TRA sa Dawis ay magiging show window ng Filipino brand sa mundo,
at inaasahang maging isang magandang lugar kung saan makapagpahinga ang mga turista sa kanilang paglalakbay. Magtatampok din ang establishmento ng one-stop shop para sa impormasyon at pasalubong center kung saan makakabili ang mga turista ng pinakamahusay na sample ng mga lokal at produktong Pilipino. Sa kanyang talumpati, binanggit ng pinuno ng turismo ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga lokal na pinuno sa pagtataguyod ng pag-unlad ng turismo na hindi lamang progresibo, ngunit sustainable din. Makatitiyak na ang DOT ay nagtatrabaho ng dobleng oras kasama ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang ipakilala ang mga kinakailangang pagpapaunlad ng infrastruktura, lalo na, sa ating mga gateway ang mga paliparan at daungan upang ipahayag sa mundo ang ating kahandaang tanggapin ang lahat ng mga bisitang nagnanais na bumisita sa ating mga dalampasigan. Malaki ang pag-asa natin para sa buo at mabilis na pagbangon ng ating industriya, at para magawa ito, alam natin na kailangan natin ang buong suporta ng ating mga LGU na mga gobernador, mga kongresista, at mga alkalde kamo ang mga bida sa turismo sa administrasyon ni Presidente Marcos, dagdag ng pinuno ng turismo. Sa pagpapatuloy ng kanyang listening tours bilang paraan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder ng turismo, nakipagpulong si Frasco sa mga lider ng industriya ng turismo sa lalawigan ng Bohol. Ang mga alalahanin ay itinaas sa mga hamon na kinakaharap ng lokal na sektor ng transportasyon at tirahan ng turista.